Alam mo ba yung sino pa idolatry? Pag si Kristo po yung nagiging alternative na lang natin, tayo po yung nagkakasala ng kasalanan lang, pagsamba sa Diyos Diyosan, yung pong sino pa idolatry, ang ibig sabihin nito, so naglalagay ka ng harang sa gitna at sa Panginoong Jesucristo na dapat wala, dapat dire ka sa Kanya. Kaya bago ka makarating sa Lord, ang dami mong dadaan at dito na naubos yung lakas mo, yung isip mo, puso mo, at iba pang meron ka, hindi na naibigay sa Diyos ng gusto. Eh, ang utos niya sa Mark 12:30, malinaw eh. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and all your strength. Kaya pag hindi na po natin siya minahal ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip, we sin. The sin of idolatry. And that is true. Tinanin ko po sa buong katauhan ko ang katotohanan ito. Jesus is my priority. Na yung priority ko sa buhay, hindi po yung ministry, yung TV, yung radio, yung bumiyahe, yung mag-pray, yung mag-ayuno, no? But Jesus, ang priority ko sa buhay, hindi yung Facebook, yung needs ng tao, yung problema ng mundo. Eh, anong bigay ko solusyon sa problema ng mundo kung wala sa akin yung solusyon? At kulang ako sa encounter sa solusyon. At isosolusyon ako yung problema ninyo ng buong mundo sa lakas ko. Disaster po yun. But Jesus said in Luke 10:38 to 42, one thing is needed. And that one thing is Jesus, His Word, and our obedience to Him. Because negligence of Christ is the beginning of sin. Yung paglimot natin sa ating personal na relasyon sa Lord, that deep intimacy, araw-araw, personal. Personal. Pag ito po'y pinabayaan natin, simula na ng sin. Sa ayaw mo't sa gusto, papasok na po idolatry at maraming attraction, which is sinful. Because that is not attraction for Christ. Kasi nakalimutan mo nga siya, ginawa mo alternative. Hindi mo sinasadya yun. Pero yun po ang magiging bunga nun. At magugulat ka na lang isang araw, nahuka na ng sin. At kung magtatanong po tayo, anong dapat gawin para makabalik po tayo sa dapat nating balikan at mawala sa sin, yun pa rin po yung simula. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Because that is the first commandment.